kanina. Rinig. Oh, pero kanina hindi niyo ako naririnig ko. Naririnig ko kayo eh. Ito na kaming kanina. Ano na? Oh, ay, hindi kanina. Ay, kanina. Wala, wala. Wala talaga, no? Na, naggalaw yung... Sige, ito na nga nang gagamitin ko kahit medyo mahina. Na, di, ibig ko sabihin mahina kasi yung, ano, mahina, mahina yung ano, mahina yung headset ko. Di ko kayo masyado marunong. So, okay, sige. Ulitin natin, no? Restart tayo. So, si Harley, nasaan? Kasama mo pa ba? Kasama mo pa, pre? Ha? Hindi. Nagkaroon ng technical difficulties, eh. Ah, umalis muna. Okay, so, okay. Natatawa ako, restart tayo. Okay, sige. So, good evening. Good evening, napaka-formal na. So, again, okay. So, toxic Filipino values, pag-uusapan natin ngayong gabi. Reintroduction tayo kasi nga we're having technical difficulties as usual. So, pakilala muna natin, Makku Curilan. Kumusta, pre? Oh, fuck you, COVID-19. And ano, kasama rin natin ngayon si Noe Badiango Jr. Hello. Hello. Yan. Feeling ko sa akin yung Chappy. Tapos kasama natin ngayon rin si Michael Angelo Vlog. So, bati ka muna, pre. Yan, maraming salamat sa pag-nood ng aming podcast ngayon, mga guys. Sure naman makakarinig pa dito eh. Sana. Oo nga eh. Sana ako rin marinig ko. Bingi ako eh. So anyways, toxic Filipino values. Ano nga ba ito? Actually may mga ano eh. Kanina may pina ano, papalita kami ng video si Makanini. Yung napanood kong video, hindi ako natuwa, nairita ako. Pero yung pinasa sa akin kanina ng video is okay naman. So siguro ano muna natin, no? Discuss muna natin kung ano ba what makes Filipino culture or trait toxic, or at saka ano ba, ano ba yung toxicity? Ako gustong linawin muna yun, eh. How can you say na yung isang bagay is toxic? Siguro ako hindi ko alam eh. So kayo guys, any ideas? Ako kung siguro ano, una muna ako, una lang ako. Oh, sige. Siguro masasabi mong toxic yung isang bagay kung ano, nakaka-apekto siya sa ano mo, sa pamumuhay mo. Kung di siya nakakatulong, mga ganun. Uh-huh. So, parang ganyan na, pag sinabi natin may toxic na tao sa buhay natin, siyempre, di siya nakakatulong eh. Kumbaga, nakakaano lang siya eh, nakagulo lang siya, parang ganun. Okay. So, wala pa. Tagdag. No. Yung idea ko sa CCP, pwede siya maging tao or bagay or mga pangyayari, mga ganyan. Okay. Sabi natin. Ako kasi ano eh, ako kasi regarding toxic, sa akin na, tingin ko iba yung definition ko sa akin, sa personal, yung toxic. Feeling ko yung definition ko is hindi yun yung tamang definition. Feeling ko ha. Kasi sa akin, ano, just correct me if I'm wrong ha. Kumbaga, ano nyo na lang. I-contest nyo na lang kung iba yung ibig sabihin. Pero sa akin kasi, pag sinabi mong toxic, actually tama rin naman sinabi ni Maki na, ano nga, nakaka-ano na siya sa pamumuhay mo. Sa akin kasi toxic eh. From the word toxic, kumbaga, para siyang ano, para siyang usok, nakaka-suffocate. Kumbaga, sa akin, pag sinabi mong toxic, interaction siya between two persons. Tapos, yung isa, yung kumbaga si person A, is maliban dun sa na-apekto niya sa buhay niya, nakaka-suffocate din siya dun sa iba. Parang ganun. Parang negative vibration siya. Hindi, parang ganun siya, pero in the sense na, ano siya, negative traits na ini-impose mo sa iba. Mostly parang inaano mo siya as parang ito yung tama eh, ito yung ganun. So, sa akin, ewan ko lang kung ano ah, kung yung ba yun pag sabing toxic. Ano kung tama sa atin? Parang pwede mong idikit sa pag sa mga relationship, mga ganyan. Okay. Sa akin kasi ano,
sa akin kasi, to make it short na lang, parang sa akin kasi yung meaning ng toxic or toxicity is a person who is being disrespectful. Yun lang, parang to make it short sa meaning ng toxic or toxicity. It is a certain individual who is being disrespectful. Hindi ba pre ano? Pag disrespectful is bastos. Oo, kasi marami namang types na eh. Tulad sa generation ngayon. Huwag na natin sabihing generation sa panahon ngayon. Marami na rin kasi klase or type of toxic people. Like for example, meron yan, yung tinatawag na conversational narcissist. Or yung mga tinatawag na straitjackets. Tapos meron ding mga emotional moocher, drama magnet. Wow. Yeah. Pero no, hindi yan yung... Diba? Nakaka-relate kayo. Pero ano yan, pre? Hindi yan Filipino toxic, ano diba? Hindi yan yung Filipino toxic. Ano na to? Naka-general na to. Hindi lang naman basta pa yung toxic sa Pilipinas lang. Kung namang huwag nating masyadong generalize. Kasi parang, mas maganda kung generalize na lang natin. Kasi para mas marami din ang makapag-isip or mabroad yung mind nila. Ganun lang. Para tayo kasi marami klase ng toxic people. Kahit naman yung unang-una kong sinabi, yung conversational narcissist, ang dami niyan dito sa Pilipinas. So sabihin na, so ilagay natin sa straight up natin sa Philippines, di ba? Oo. Kahit din yung emotional moocher, ayan, sikat na yan ngayon. Eva, toxic na rin yan. Sige, mamaya pre-discuss mo yan. Pero ano, sa ngayon, gusto ko lang malaman muna kay Maki. Dude, ikaw, since ikaw rin, kasi ano to eh, originally, ito yung sinuggest na topic ni Maki. So, kumbaga, I just wanted to hear kung ano ba yung mga findings eh, no? Yun yung gusto kong gamitin natin. Ano bang findings mo dito ngayon, Maki, with regards to sa Filipino toxic culture? Yun ba yung tama? Yun yung tamang term, di ba? Filipino toxic culture. Ayan, pero may napagsabi nga dati, hindi naman lahat ng nasa kultura natin ay toxic na yan. Kumbaga, ano na lang natin ititake yung ano. So, discussion natin ngayon, gusto kong ma-elaborate kung ano ba talaga yung sinasabi nila na mga toxic na kultura. Kasi, mamaya, yung traits pala na yun is makakatulong naman talaga sa atin. Iniisip lang natin na toxic yun. Kasi nga, toxic para sa atin lang, para sa single na tao lang. Ganun ba? Pero yung intention naman pala nung ano na yun, is para makabuti sa atin. May mga ganun kasi. Okay, so feeling ko yung tinutukoy mo dyan with regards to family. Kasi usually, kanina nga, nag-search rin ako ng videos. Ang nakikita ko, usually, ano to, toxic Filipino family. Nga ba eh. So, pero lagi may connotation ng family. So, feeling ko yun yung isa sa binabanggit ko na parang makakatulong naman. So, pre, sige. Tuloy mo lang yung sinasabi mo. So, yun po yung sa discussion natin ngayon, yung gusto ko pong marinig rin yung opinion nyo po na tungkol sa mga matatakal nating mga toxic Filipino culture or Filipino culture na lang din. Gusto ko marinig yung opinion nyo kung ano ba yung kung toxic nga ba to. Kahit ano po, kahit magbigay lang po kayo ng insights sa mga masasabi natin na culture. Okay. About dyan. Magbigay lang po kayong insight. Para i-express din po natin kung ano yung mga gagawin or ma-express natin sa video na to kung toxic nga ba or hindi. Oh, actually kasi ako kasi personally
yun sa last video natin, no? So, yung mga, kung sino ba makapanood nito. So, last video, parang sinabi ko na with regards to this topic, ako talaga, hindi ako naniniwala sa toxic Filipino culture. Pero, mamaya yan eh. Kumbaga may mga opinion ako about that. Pero, ikaw ba, pre, ano, may na-enumerate ka ba na parang yun yung mga sinasabi nga nila toxic Filipino culture, ganun? May mga gusto po akong i-share na personal ko pong naranasan po. Yung mga okay. Sinasabi ng toxic mentality. Let's start with that. Okay. Una, yung ano po yung ano po, yung parang prevalent na to eh. Ayan. Yung toxic Filipino crab mentality naman po yan. Crab mentality po. Yun po yung ano, na imbis na magtulungan, eh, naghihilan pa ba ba? Oh, kasi yung... Kasi kay Frank, madalas yan sa ano, sa politics, pero we will not go there. May iba. Actually, madalas yun sa ano eh. Madalas yun sa trope eh. Hindi. Ano ba? Hindi yan yun eh. Hindi malayo. Pero depende siguro sa tropa nyo. Mahirap umamin dyan eh. Pag, pero madalas makikita mo yun sa tropaan talaga eh. Mahirap lang aminin. Tawag dun yung mga ganun sa tropa. Ano yun? JJs. The JJs. Ano? Ano yun? The JJs. Ang JJ. JJ's yun. Ang ibig sabihin kasi ng JJ's, ano yun? Jealous judgmental person. Ooh, okay. Bago yan, ha? JJ's. Diba? The JJ's. Mga JJ's. Pero ano, crab mentality. So, maganda yan eh. Actually, dun sa ano, yung binigay mo sa akin, Mac, na video kanina, sabi ko nga maganda. So, binanggit rin yan dun eh, yung crab mentality. Actually, yes. Kasi itong crab mentality na to, matagal ko na to naririnig eh. Kasi ito nga yung sinasabi nga nila na isa sa mga Filipino traits na napaka-negative. Pero ako kasi, parang tingin ko kasi dito, parang hindi naman to ano lang sa bansa natin eh. Yun nga lang kasi parang may connotation tayo na ganun, kumbaga crab mentality. Actually, sa iba, wala silang... Kumbaga sa US parang may pinapanood akong podcast kanina, so nabanggit nila yan accidentally yung crab mentality, pero hindi yan yung term na ginamit nila eh. Sa kanila parang ano lang eh, parang ano, kumbaga crabs in the basket, parang ganun yung term nila eh, pero hindi talaga yung tinatawag na crab mentality. So feeling ko yung crab mentality exclusive yung term sa Philippines, kaya siya parang naging Pinoy toxic culture. I may be wrong, so kung may makarinig man ito, comment down below kung mali ako. Ako, yun yung ano ko eh, yun yung pagkakaalam ko lang sa kanya. Sa akin naman kasi, ibig sabihin kasi ng crab mentality is yun nga, parang sinabi nga sa napalad ng podcast is crabs inside the basket. Totoo yun, kasi ganun naman talaga yung culture ng mga crabs. Kapag nasa loob, pag nilagay mo sa isang basket, yun talagang mag-uulahan palabas yun. Yung iba, naghihilahan pa. Kaya siguro para sa akin, kaya siguro tawag na crab mentality siya is kung ano yung ginagawa ng mga crabs inside the basket is parang yun na rin yung ginagawa natin. So not speaking general, not speaking only sa mga Pilipino na ganun. Siguro in general na lang din siguro. Siguro hindi lang naman dito sa bansa natin may ganun, sa ibang bansa. So yun nga, naging tawag na lang siya or label na lang siya dito sa atin na crab mentality, pero sa ibang bansa is yun na possible is crabs inside the basket or crabs inside the pail, ganun ba? Pero so, sa tingin nyo, kasi ako kumbaga yung sinabi ko kanina na kwento, kumbaga based lang yun sa akin nung kabataan ko, yun yung alam ko. Pero kayo, kumbaga ito kasi yung ano, ito yung isa sa mga rason kung bakit hindi ako naniniwala sa toxic Filipino culture. Kasi what constituents, di ko alam kung tama yung term na ginagamit ko, pero ibahin ko na. Ano yung nagpapatunay na isa yung Filipino toxic culture? Kumbaga, paano mo ba masasabi na Filipino toxic culture, yung mga tinutukoy niyong Filipino toxic culture? Siguro, let's start with crab mentality nga. What makes it Filipino brand? Parang ganun. Kasi kung, gaya nga kanina, sabi mo, ano siya, kahit saan naman bansa meron siyang ganun. Pero, what makes it Filipino?
ba, paano nila nasabi? Tingin nyo, paano ba nila nasabi na Filipino toxic culture itong crab mentality? Ako sige, kuya. Sige, Maki. Go. Yes. Siguro ano, mas napapansin siya kasi ngayon or napapansin siya sa Pilipinas. Kaya po siya, siguro, kasi di ba kung mas prevalent naman siya dito sa bansa natin, siguro claim na lang ng mga Pilipino na Filipino toxic culture yan. Parang what's ganun that? Hello? Hello, hello. Hello, hello. Tuloy mo pa yan, tuloy mo. Yun. Parang ganun kuya, yung nangyayari na mostly or ano, mas maraming nakaka-experience ng ganito sa bansa natin. Kaya siguro na-claim na lang natin na isa to sa mga toxic na trait nating mga Pilipino. Parang ganun po. Kumbaga, ano, ang sinasabi mo, kaya natin kinlaim kasi mas prevalent ito sa bansa natin. Mas nangyayari to. Opo. Okay. So, kumbaga, well, I can agree. Pero kasi hindi ko rin masabi kasi wala naman wala pa naman pumunta sa atin sa ibang bansa eh. Diba? So parang ang hirap din siyang i-claim pero I cannot dispute that. Ayun, prep. Parang ano lang, parang kung ano lang ipipita natin sa internet, yun lang din yung parang nagiging definition natin kung ano ang crab mentality sa ibang bansa. Uh-huh. Diba? Like for example sa America. Diba? Kung ano lang ginababalitaan natin, yun lang. Yun lang yung kaya iko-connect ko din po siya dun sa content na tinatawag po. Sa? Iko-connect ko lang din yung crab mentality po dun sa cancel culture ba. Kasi parang ganun na rin po naman yung nangyayari. Kasi imbis na itama po natin yung ginagawa ng ibang tao na mali, eh ayun, napupunta sa cancellation. Ganun. So parang inhila din natin sila pababa. Okay, may rebut ako doon. Ano, pre? May rebut ako doon. May rebut ka? Sige, pre. May rebut ako doon. Yun nga, yung parang sinasabi mo na, ano, imbis na itama, parang napupunta pa sa cancel culture. Feeling ko, napunta na lang talaga sila sa ganong sitwasyon kasi mostly kasi sa mga taong tinatama mo, ang nangyayari niyan is nagagalit pa sila na tinatama nila. Kumbaga meron silang sariling paniniwala. Kung ano yung pinaniniwalaan nila, yun yung mas papaboran nila. Like for example na lang, yung nangyari dun kay, ano, pangalan nun? Yung child star na, ano, na nagkaroon ng, ano, lumaki na. Yung sa picture ba yun? Si Ariel? Si Ariel Manabat ba yun? Hi, kung marinig niyo. May issue nga. Yung may mga okay naman na comment talaga for her. Parang ginawa niya, ilahat na lang na mali para sa kanya yung mga comments, di ba? Parang ganun din kasi ang nangyayari. So parang nakakaano na rin, nakakatakot na lang din mag-comment ngayon or mag-voice out. Kasi kahit na for you, sabihin na natin tama yung binoboses mo, eh kung pagdating naman sa tenga ng iba na may ibang mindset is mali. Diba? Parang mali ka sa kanila. Kaya parang hirap na ngayon, unlike dati na parang dapat mag-voice out ka talaga kasi may makikinig, may iintindi talaga. Kumbaga merong neutral, may mga neutral na inig talaga. Eh ngayon parang ano na eh, parang on the red corner, blah blah blah, and on the border, blah blah blah. Oh, are you ready? Hostile mga tao. Oh, parang, are you ready? Let's get it on. Parang ganun na yung mangyayari ngayon. Pero pre, may tanong lang ako dyan, patungkol dyan, no? So, kumbaga, kasi syempre, crab mentality pinag-uusapan natin eh. Yung point mo kasi is,
correct me if I'm wrong, ha, pero ang point mo is, kumbaga minsan kasi, constructive naman yung sinasabi, di ba, somewhat. Tama ba? Apo. Okay. Yun din pagkakaintindi mo po. So, constructive naman minsan yung sinasabi, pero parang ang dating kasi doon sa receiver, sa nakakarinig, is destructive. So, yeah, siguro, doon siya nagiging crab mentality kung sa tingin natin is parang dahil doon sa comments or sa nasabi, hinihila tayo pababa. So, ang tanong ko lang is, how can you say ba na constructive yung, siguro, with regards to criticism or what? Paano mo ba masasabi kung constructive or destructive na yung isang criticism na it could lead to crab mentality, parang ganun yan? Siguro, kuya, masasabi mo siyang destructive kung yung pinupunto mo is malayo dun sa ano, sa issue. Kasi minsan may mga taong sasabihan ka ng mga kung ano-anong bagay, pero hindi naman siya kaugnay dun sa issue mo talaga. May mga tao namang nagsasabi ng yung mga tamang bagay na pasok dun sa issue na kinakaharap mo. Halimbawa, sabihin natin nagkamali ka. May mga taong pupunahin ka sa personal, yung sa mga personal na, or lalaitin ka ng personal na panglalait, mga ganun. Para lang sabis ng ano, kritisismo nila. Meron din namang mga taong magtatama sa'yo kung ano talaga yung mismong mali mo. Oh, may ganun eh. Usually, family, friends, ganun. Ganun. Agree ako dun. Ikaw, pre, agree ka? So, kumbaga, so, kung destructive criticism to, it could lead to crab mentality. Pero, ako, somewhat nag-gets ko eh, yung parang idea na parang sa Philippines nga to. Kasi, kung titignan natin sa ganung aspeto, again, lilinawin ko lang, naniniwala pa rin ako na with regards to crab mentality, hindi siya focus lang, hindi siya exclusive sa Philippines. Pero nakikita ko kung paano nila nakikita to. Kasi nga siguro, dito sa atin, mahilig tayo magkomento. Di ba? Tatama ba? Parang makomento tayo. Minsan yung komento natin, parang alam mo yung parang nakakahila pa ba? Ganun. Tingin ko yun yung idea eh. Parang para sa akin, parang sobrang ganda para sabihin na, parang sobrang gandang sabihin na komento eh. No? Pero behind that, hindi naman siya talaga komento eh. For me, parang cheese siya eh. Di ba, alam niyo yun? Parang gossip na siya. Oh, chismis. Yan, actually maganda example ng crab mentality, chismis. Oh. Ito, abigaway scenario or example. Yeah, issue gamak. Ha? Issue. Ano? Hot issue daw, sabi niya. Sabi natin. Ito naman, ito naman. Maria. Si Maria, okay yung damit niya. Nakapantalon. Tapos, may suot siyang bagong kwintas. Tapos nakita ng mga ano, chismos ang Hindo. Ayan na, ay si Maria, may bagong kwintas, siguro may bagong papa, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. Eh, hindi lang alam, may pamanak pala yung kwintas niyo, di ba? In-assume ka agad na galing sa karelasyon or kung sino man. Pero hindi nila alam, yung pala, diba, galing sa magulang pala niya, niregalo sa kanya. Birthday pala niya kahapon. Yung mga ganun klase. Napakaliit pala. Ha? Nami-misinform po yung mga tao. Oh, yun. Eh, kasi nga, ina-assume ka agad nila. Gumagawa agad sila ng kwento ng chismis. Diba? Para lang may pagkwentuhan. Yan ang minsan kasing na, ano, madalas ko na experience din kasi na para bang dito sa Pilipinas, ano na eh, kumbaga, pastime na yung pagchichismis. Yung pagchichismisan, parang nagiging pastime na rito sa Pilipinas. Parang nagiging, ano na eh, hindi na siya kultura eh, parang tradisyon na siya eh, no?
sa Pilipinas na kailangan sa isang lugar may mga chismosa. Pre. Tingin ko yan ang toxic Filipino traits na pwede ko maituring, yung chismosa. Diba? Well, alam mo, para ito lang ha. Sa mga videos na pinapanood ko with regards to toxic Filipino culture, gaya nga nasabi ko kanina nung umpisa, usually sa family, walang nababanggit tungkol sa pagchichismis ng mga Pilipino. Kasi ako, tingin ko, pag ang Pinoy nagchismis, iba eh. Chismis talaga eh. Hindi katulad pag sa ibang bansa, pag sabi gossip, wala lang eh. Nag-uusap lang sila eh. Pero sa ating pagchismis, chismis talaga eh. Yes. Kumbaga, would you agree? Di ba? Feeling ko, ito yung Filipino toxic culture eh. Yan, pwede natin. Feeling ko, sa akin lang ah. I may be wrong, pero pwede ko masabi na yan ang toxic eh. Kasi minsan, yung chismis natin, kahit hindi naman, wala nang relasyon sa atin eh. Kahit nga minsan, parang out of bounds na, parang, what I mean is, kumbaga parang, wala nang kinalaman sa atin. Kunyari, sa kabilang baryo, chismis mo pa, uy, alam mo ba doon sa kabilang baryo, may nasapak doon. Pero wala ka namang kinalaman doon. Wala rin namang kinalaman sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo. Pero, chismis mo pa rin anyways, di ba? Tsaka ano rin, pre? Di ba ang sinasabi ng mga may asawa na ang kabit daw ang ahas sa pamilya. Yan. Para sa akin, hindi daw naiiniwala. Para sa akin. Hindi sa point na yung kabit, blah, blah, ganyan. Naiiniwala ako doon na parang nakasira din talaga ng pamilya yung pag may kabit ka. Pero yung ahas, hindi pre, hindi daw naiiniwala doon. Alam mo kung ano ang ahas, pre? Ano? Yung mga chismosan yung kapitbahay, yan ang mga ahas. Aray ko. Parang may gusto ay kwento. Wala. Sino Noe tayimik eh? Noe. Noe. Yo. Tayimik ka pre ah. Oo nga. Nasa punang utak na lasing ako pero walang nainom. Lasing na yung utak mo, wala pa na inom. Naku, toxic Filipino trait. Toxic Filipino trait.